Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa Batang Quiapo. Dito nga na nagkaroon ng pag-uusap ng masinsinan itong si Tanggol at itong ngang si Babots, kung saan nagkatitigan nga ang dalawang ito at tila nagbibiro naman itong si Frida sa kanila na bakit hindi pa nga raw nila aaminin sa isa't isa na may pagtingin nga itong si Bubbles at Tanggol sa isa't isa at tila napangiti naman ang dalawang ito. At maya-maya nga sa ibaba naman dito sa bahay nila Bubbles ay dito naman na dumating itong si Beng at may bit-bit nga na dalawang plastic ng supot na ito na nga itong mga damit na ipinangako ni Beng na ibibigay niya di umano dito nga kay Bubbles. At nang sinamahan nga siya dito ni Emong, dito naman na sinabi ni Beng sa kanya na siya na lamang daw ang lumapit dito kinatanggol at Bubbles. At nakita dito ni Beng kung papaano maging sweet itong si Tanggol dito nga kay Bubbles at hindi daw niya hahayaan na mapunta itong kanyang anak dito kay Tanggol dahil mortal nga nakaaway niya ito. Dahil ito ang dahilan itong si Tanggol kung bakit nasawi naman ang kanyang anak na si Greg. At dito nagulat ang dalawa nang lumapit nga itong si Beng. At may ibabalita nga daw siya dito kay Tanggol na nakabalik na nga raw itong asawa ni Mokang at kasalukuyan na naglalagi sa lugar kung saan ay ibinigay nga dito ni Beng ang address kay Tanggol. At dito na hindi sumangayon si Bubbles sa gustong mangyari dito ni Tanggol dahil alam niya na nagbabagong buhay na nga raw ito at sinasakripisyo nga ni Bubbles tong kanyang sarili upang hindi nga makabalik muli sa isang kulungan itong si Tanggol at akala daw niya na nagbabagong buhay ng araw ito. At dito naman na sinabi ni Tanggol kay Bubbles na hindi nga daw siya mapipigilan dahil igaganti nga raw niya itong si Mokang dito sa nagawa ng kanyang asawa na si Ramon. At dito nga pagkatapos ibigay ni Beng itong address kung saan matatagpuan ngayon ni Tanggol ay agad na umalis ito at pinuntahan na nga itong kanyang mga kaibigan na sila Premo at iba pa upang ihingi ng tulong na igaganti nga ang pagkasawi dito ni Mokang. At dito na nga yan magaganap ang paghaharap muli dito ng tunay na mag-ama na si Tanggol at ito nga ang si Ramon. At nagulat nga itong si Ramon dahil tila nakikita nga raw niya itong kanyang sarili sa salamin dahil ito talaga ang tunay niyang anak na si Tanggol. At dito nagumpisa ang mga bakbakan at engkwentro at palitan ng mga putok ng baril. At hindi rin naman nagpapatalo itong sina Premo at kasama itong kanyang mga kasamahan. At dito rin dumating ang Red Phoenix at sa pinapangunahan dito ni Lucio at ngayon ang tamang pagkakataon na makaganti nga daw siya dito kay Premo at pagbayarin daw ito sa nangyari nga dito kay Amanda. At dito sa hindi inaasahan ay natamaan naman ni Lucio itong si Premo at napasigaw nga itong si Amanda na walang hiya nga itong si Lucio at humingi ng tulong dito nga kay Tanggol na may tama nga itong si Premo. Kaya naman narinig ito ni Ramon na kung bakit tinatawag daw na Tanggol ang pangalan ng lalaking kanyang kasagupaan. At dito patuloy pa rin na nakipag-away itong si Tanggol at itong si Ramon. Kaya yan ang ating pakatutukan mamaya o sa Lunes dito sa Batang Quiapo.